everything. So ayun, today it's JC. Kamusta kayo mga kaitlog? At today is a dangerous day para sa labas at sa mga naninirahan sa Los Santos RRPs, no? So ayun nga guys, at hindi kami makalabas, no? Dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari dito sa labas ng Los Santos, no? So hindi natin alam kung bakit ginagawa ng mga hacker na magkalat, no, at manira ng server. So ang totoong nangyari kasi guys is nagpapaayuda kasi si Ma'am Caitlin dito, no? At sila ngayon ng team na nagbibigay ayuda dito sa City Hall, no? So maraming nakapila sa may ground floor, no? So nandito kami sa second floor para nandito lang ako para i-check, no, lockdown begins daw, sabi ni Sir Smokey. So yun, kanina sobrang dami ng player, so hindi ko na alam kung ano nangyari sa labas dahil nga hindi kami makalabas. Nung lumabas ako, sobrang baba ng EPS, so 0.7. So imaginein mo paano ka gagalaw noon, no? So paglabas ko noon sa pinto, is pumasok ako agad dahil sobrang baba ng EPS. So hindi lang guys laro ang maaapektuhan, hindi yung server, hindi lang yung game, pati po ang inyong device, no? So mahihirapan po ang inyong device seryoso kasi ito guys. So kaya ang tinawag siya naming Corn Beef 19. So ayan guys, so yan yung kumakalat na virus dahil nga minsan may mga area na kung saan nandoon yung mga unknown hackers at alam niyo yan, nag-i-spawn sila ng napakaraming sasakyan. At syempre, alam niyo naman pag nag-i-spawn yung maraming sasakyan, nagpapatong-patong. So, nagkakaroon ng malaking at multiple explosion sa ating lugar, no? Sa ating area, no? So, bababa ang EPS niya. So, maglalag ka talaga. So, ang mahirap pa dun guys, pag medyo mahina ang iyong phone, no, ang mangyayari is bibigay po yung phone nyo, pwedeng mag reset or what, or mag shutdown yung phone nyo kasi nga dahil sa nakakadamay, no. So ayun, at nandito tayo sa may rooftop, no, at ang gagawin ko is magpapatrol ako sa buong city kung meron pang lumalabas, no. At ayun, sacrifice tayo ng ating buhay. So ayun nga, at kung abutan man ako ng makita man tayo ng, tingnan muna natin ang area natin. So ayan, ang ganda, no? So walang tao. So lockdown talaga ngayon. At yun nga, parang kagaya sa totoong buhay. So dahil nga kahit na ganito yung nangyari sa ating server, so masaya pa rin tayo. Ina-RP pa rin natin yung mga pangyayari. Niro-roleplay pa rin natin dahil nga yung mga LSPD dito is, at saka yung mga EMS, so ang FBI. So kami muna yung frontliner. So nakikita nyo yung buong city, umiikot dyan ang LSPD, ang FBI, at ang mga EMS na nasa kanya-kanyang hospital, kahit yung mga civilian na natrap doon sa loob ng hospital at sa kanilang interior na kung saan last sila. So kailangan hindi sila makatumambay sa labas, at alam nyo yun, para maging safe din sila, kasi serious din to, pwedeng nakasalalay din dito guys yung inyong device. Kung mahina ang inyong device pa nag-EPS drop, so mahihirapan kayo, no? Kahit yun nga, at yun, nararamdaman ko yung Corn Beef 19. Nararamdaman ko, no? To, yun nga, mabigay ang yung opinion ko about dun sa mga hacker. So, wala na ba kayong makain kaya nagpapabayad kayo para manghack? Na joke lang. So, nakikita nyo guys, sobrang inggit ng mga hacker sa atin, no? Sobra, dahil nga, shoutout dyan sa mga admin natin, no? Shoutout sa inyo kasi nga, pag once, ako kasi bilang helper lang, ginagawa ko, helper pa lang ako eh. So ang ginagawa ko, nire-report ko kung nasaan yung area, nire-report namin at nire-report sa akin ng mga tao. Ganto kasi yun eh. So may mga tumatawag sa akin at nakakaalam ng number ko, so sinasabi nila kung nasaan ang area na kung saan mababa ang EPS. So tinetext at tinatawag nila sa akin, and then nire-report ko doon sa ating helpers chat, no, with admin. So ayun nga, kaya nga minsan tinatakpan ko ang pag may
mga sinasabi na mahalaga, so na kailangan helper at admin lang po ang makaalam minsan, at saka mga faction, no? So yun nga, abang lumilibo tayo sa buong Los Santos, so sana wag tayong mag FC, no, dahil nga, pero kanina pa naman ako naglalaro, walang FC. Ang problema nga lang is yung EPS drop ni yun, so nakikita nyo naman bumababa yung EPS ko, nagiging 47, 48, no. And kung titignan nyo guys, no, sobrang wala talagang tao, dahil lahat ng tao guys is nasa interior, no, hindi namin ina-allowed lumabas, dahil pag lumabas huhulihin namin. So pag matigas yung ulo, iti-taser po namin at ika-cuff, para once na mag-FC or mag-close siya ng game is pagbalik niya ina sa admin jail siya. So mas magandang parusa yun sa mga pasaway na ayaw sumunod sa rules, no, kasi alam niyo naman tayo mga frontliner sa ating server, no, lalong lalo na guys yung mga admin, so sobrang hirap, no, sobrang laban yung ginagawa nila para sa ating server, no. So ayun nga, ewan ko kung bakit nila naiisip na manira or sino yung nag-utos sa kanila, so nilalamon sila guys ng inggit, no. Sa totoo lang, kung hacker sila, hindi cool yun para sa akin, kasi ginamit lang nila yung utak nila sa kabubuhan, no, ginamit nila yung talino nila sa katangahan, no, hindi naman sa pag-ano, pero yun yung real talk sa kanila. So hindi nila ikakagwapo yun, ikakaganda yun kung ano man sila, no. So yung may truck, natigas yung ulo, no. Ayun nga, mabalik tayo dun sa mga hacker, no. So mga hacker na yan, kahit naman ako sa totoo lang kaya kong gawin mang hack, pero hindi ko ginagawa yun, dahil nga alam mo yun, magiging boring ang RP kung maghahaka. So hindi na siya RP, no. Kung maghahaka dun ka sa ibang laro, doon ka sa, alam mo yun, nagpapakapagod yung mga admin at saka mga developer dito sa aming server. Tapos, kayo, manggugulo lang kayo, no? So, ayan yan. And about doon sa ating version 11, so may maraming mga nagtatanong. So, ako nga rin, guys, syempre, minsan may mga natatanungan din ako na admin. So, pero hindi nila kasi guys sinasabi lahat. So, mga ang sinasabi lang nila is yung mahalaga, like yung tungkol sa account. So, may nakausap ako isang admin na sabi niya, ganyan din, nagpost din naman si Sir Squid. So ang sabi daw doon is dalawa na ang server ng RRPS. So ang version 11 natin guys is a panibagong server. Parang kumbaga may GTA 5 tayo, then napunta nag-release ng GTA 6 online. Parang ganun yung example. So parang yung mga donators at saka yung mga player na maraming pinaghirapan sa account nila, hindi yun mawawash out. So ang ibig sabihin nila na version 11 is another server, no? At gagawa ka syempre ng bago mong account. Pero syempre naman, sana maintindihan nyo kasi nga, panibagong game naman po. Pero RRPS pa rin, pero version 11 siya. So sulit naman guys, at wala daw FC. So totoo rin naman, no? Kitang-kita rin naman sa mga pasilip ni Sir Squid, no? At saka guys, ang version 11 talaga is hindi talaga alam nyo yun, walang FC. So nakikisagap din ako ng balita sa mga kapwa helpers. At syempre yun, at nagsasabi na hindi daw ako makausap. So ayun nga, so natatakpan kasi guys yung nang makukulit ang aking Discord message, no. And then minsan sa in-game na hindi ko rin talaga kayo nakakausap. Isang problema ko, ang nangyari kasi, nagre-radio kasi ako guys, no. Kaya minsan hindi ko kayo ma-reply in-game, no. Wala, ang hirap na hirap ako mag-reply sa inyo. Kaya ang importanteng bagay lang yung mga nire-reply ko sa in-game, no. Ayun nga, dapat slash B para sa out of character, no? Kasi pag may mga sasabihin tayo sa hindi connected sa game, no? At wala sa RP, magamit po tayo ng slash B, no? Ayun. So ayun nga, at clear na clear po ang ating area. May mga unti pa rin pong pasaway, pero yung iba po ay AFK, no? At hindi pa, yung iba kakalag-in pa lang. So kagaya nito, kakalag-in pa lang. Ganyan nga, at grabe, salamat, walang FC, no, na nangyayari. So tuloy-tuloy ang laban dito, no, pangatlong araw na ata to itong ginagawa naming mga frontliner sa server, at lalong-lalo na ang pinaka nakikipaglaban sa hacker is yung mga aming admin na malulupit. So mabilis po silang umaksyon, no, dahil nga panis, no, beta pa lang po, inggit na yung mga ibang server sa atin, kaya ang ginagawa nila is naninira sila ng server, no. And yun nga, sana alam nyo yun, itigil nyo na yan, kasi wala rin kayong mapapala, dahil na
hindi naga, alam mo yun, hindi nagiging winner yung mga tunay na loser na kagaya nyo, kasi alam mo yun, hindi kayo makagawa ng sariling inyo, no? Ang gagawin nyo is maninira kayo, no? Kasi noon may DDoS, so ngayon yan naman yung ginagawa. Alam ko na taga dito rin dati or may nag-apply dito yung hacker, no, para makapasok, para makakuha ng file, para malagyan ng cheat, no. So nakakawalang gana yung ganong tao, no. So hindi nyo kinakul yun, no, kinabobo nyo yun siya, promise. And yun nga at alam nyo yun, yun nga at ito ang aking settings, no, at hindi ko lang sure kung okay yan sa inyo, pero yan ang aking timpla dito sa aking phone. So wala naman ako nagka-crash, no. So ngayon kailangan ko lang talagang i-max yung draw distance para makita ko kung sino ba yung mga taong sa labas. Inya, mabalik tayo sa mga hacker, no. Ako nakakaramdam din ako ng inggit, no, dahil alam niyo yun. So gusto ko rin minsan magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan. Kung napag-utusan man yung mga hacker o kung sila yun, ang masasabi ko lang is kung maiinggit kayo sa isang bagay, no, at kung wala kayo, huwag niyong sisirain. No, wag niyong sisirain, wag niyong guguluhin, no. Dapat maging motivation na lang na, uy, ang ganda ng RRPS, no. So gusto ko rin gumawa ng ganyan, no. Parang inspired, parang ganun. So hindi mo siya kailangan na, pwede mong sabihin na gusto kong malampasan yung RRPS, yung klase ng quality ng RRPS, gusto kong malagpasan. Alam niyo yun, parang ganun dapat eh, hindi yung, ay putik yan. Ay, nalalagpasan na tayo, so kailangan nating sirain yan. So hindi dapat ganun, no. Dapat yung mindset mo is nakikita ka, nakakaramdam ka ng inggit, kailangan mag hard work ka, basta mag hard work ang kailangan mong gawin para alam mo yun, kung nakikipagkompetensya ka, ganun makipagkompetensya, hindi yung maninira ka at alam mo yun, manggugulo ka, no. Yun lang, no, guys, to. Tapos sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo sa ating channel at i-click ang like and notification bell para sa ating mas maraming update. At yun lang po, at maraming salamat.